kumusta naman? Huwag mo munang sindihan yung kalan, ha? So, tandaan, huwag mo munang sisindihan yung kalan, tapos maglagay ka ng cornstarch at saka gata. Yung ginamit ko dito sa recipe na to, ano siya nakapak. Oh, kasi pag para di agad masira, may stock. So, pero kung meron, kung malapit ka sa palengke, pwede naman yung puro ang gamitin mo. Yung pure ba? Oo. Yan. Kapag kalusaw na yung cornstarch, saka mo ilagay yung condensed, tapos halo ka lang. Tandaan, huwag mo nang sisindihan yung kalan hanggat hindi ka patapos maghalo. Ganon. Kailangan kasi lusaw-lusaw yung cornstarch para di mamuo. Pagkatapos maluin, ayan, saka mo ilagay yung, syempre, mais. Oo. Ayan, di ba? Ayan, kasisindi lang. Dapat ganyan. Tapos medium heat lang. Pero kung nagmamadali ka, pwede mas malakas. Pero dapat bilisan mo rin yung paghalo. Oo. Para pumunta yung pagluto. Mga 8 minutes lang pagluto niya, tapos habang niluluto, kailangan halo ko ng halo para pantay yung pagkakaluto. Ayan, kung mapansin nyo, pagkaluto sa ilang minuto, medyo may buo-buo na. Pagtungtong ng mga 6 to 8 minutes niya, para na siyang ano, dough. Oo. Ayan. Sa mga gusto subukan to, sa mga gusto tikman, na kilo sa lasa, nasa dulo ng recipe na to, nasa dulo ng video yung ating listahan ng recipe at cooking. Ayan, pagluto na, itabi mo lang pansamantala, tapos maganda ka ng bowl or wrapper. Siyempre, tapos ilagay mo yung ayan, yung maha mixture natin. Hindi ito yung karaniwang templado ng maha, ha? Basta, medyo malabnaw to. Oo, kasi pang feeling. Yan, tapos yung tubig naman, pang dikit lang sa ating molo wrapper para madali siyang idikit. Kasi kung di ka gagamit ng tubig, hindi mo maididikit yan, oo. Tapos magalit ka sa akin pag hindi ka naglagay, oo. Yan, ganyan lang. Para kang nagbabalot talaga ng siomay. Ganyan lang, oo. Parang nilukot mo lang dahil may tubig, didikit agad. Kasi kahit lukot, basta may tubig, didikit. Ulit-ulit, oo. Kumusta naman ang blood pressure? Oo, masaya ako na nakakatulong ako na mailabas nyo lahat ng sama ng loob nyo. Sobra. Susuportahan ko kayo dyan. Okay, pagkatapos, ayan na. 90 pieces o 91 pieces ang magagawa sa recipe na to. Sobrang dami, diba? Oo, tapos yung lakas ng apoy, medium heat, pwede rin high heat. Kapag high heat, siguro ito yung muna lubog ko ng tiga para pantay ang luto. Kasi mabuti siyang mag-golden brown. Oo, kasi ang niluluto na lang natin dito yung molo wrapper. Kasi yung niluluto na, diba? Ayan, yung listahan ng recipe at costing nasa dulo. Kung tinatamad kang panoorin ng buo, kung tingin mo okay na sa'yo yung information na yan, sige na, i-forward mo na. Oo, huwag ka nang ma-high blood, basta i-forward mo. Ayan, kahit medyo halu-haluin mo yan, huwag ka mag-ala, hindi mawawarak yan. Tapalo na sa video. Ayan, kahit hindi lubog sa mantika, carry lang yan. Kailangan masipag kang medyo maghalo-halo, magbalibalik. Kasi nga, hindi siya deep fry. Pero kung marami ka pambiling mantika, kung marami kang stock, i-deep fry mo na kasi mas mabilis siyang maluto. Oo. Hindi ko na mahirap ang maghalo-halo ng sobra. Yan, ganyan itsura lang niya, tapos siguro doon yung ihango mo na. Mas maganda yung pagpapatunga mo may tissue para ma-absorb ng mantika. Ayan, gumamit ako ng stick. Bawat stick meron tatlong siomay maha. O, diba? Nakarinig ka na ba niyan? Nakatikim ka na ba niyan? Ayan, 30 pieces ang nagawa ko dito. 30 pieces na paper plates ang magagamit. Bawat paper plates meron tatlong piraso ng siomay maha. Kaya lumalabas na 90 pieces ang magagawa. Pero merong sobra na isa o dalawa. Kainin mo na lang, oo. Ayan, kung gusto mong itinda to, nasa dulo yung costing. Sige na, goodbye, good luck, love you. Kain lang ng kain hanggang magusog. Huwag kang mag-ala.